May mga tao talaga na grabe kung mahusga o mangmaliit ng kapwa, pero hindi nila napapansin ang sarili nilang kapintasan. Hello mga kaibigan at welcome po sa aking channel. Isang inspiring story na naman po ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral. Kilalanin natin si Rika, ang dalagang minaliit at binasted ang isang binata dahil security guard lamang ito. Pero laking gulat niya nang malaman ang estado pala nito sa buhay. Alas 5 pa lamang ay nakabangon na si Rika kahit na alas 9 pa ang pasok niya sa trabaho. Sinisiguro niya kasi na bawat araw sa opisina ay nangingibabaw ang ganda niya sa iba pang mga kasamahan sa bangko na kanyang pinapasukan. Mula bata pa lamang kasi, pangarap na rin niyang makakilala ng mayamang lalaki na magbibigay sa kanya ng marangyang pamumuhay. Rika, iba talaga ang beauty mo. Pati puso ng bago nating security guard ay nabihag mo na ata. Kanina pa, tingin ang tingin sa'yo, oh. Pang-aasar sa dalaga ng isa sa kasamahang teller sa bangko na si Lisa. Ew, di mo ba ako kilala? Bakit naman ako papatol sa isang hamak na security guard lamang? Sigurado akong mas malaki pang South Korean. Baka mamaya ako pang magbayad kapag kumain kami sa labas. Sambit ni Rika para bang diring-diri sa kanyang narinig. Grabe ka naman. Kahit simple lang si Kuya Guard, tignan mo naman ang mukha. Gwapo, matipuno pa ang katawan at mukhang mabait at magalang. Tugon ni Lisa na nakaramdam ng awa para sa secure dahil sa sinabi ni Rika. Nagkibit balikat na lamang si Rika at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Para sa kanya, sigurado ni Katiting ay walang pag-asa itong secure na si Tristan sa kanyang matapobring puso. Ilang linggo ang lumipas at panay ang pagsusungit ni Rika kay Tristan. Napapansin niya sa pagpasok ay nakatsinelas lamang ang binata na kung ilarawan niya ay pang mahirap lamang. At ang kinakain itong pananghalian araw-araw ay baon lamang na isda o kung minsan ginisang gulay. Kinabukasan ay nagtipon-tipon ang mga empleyado dahil mayroon daw party na isasagawa bilang pag-welcome sa pinakabagong service manager sa kanilang branch. Siyempre, siniguro ni Rika na siya pa rin ang pinakamaganda dahil ang totoo nang makita niya si Brian ang nasabing manager kaninang umaga sa bangko kaya't agad tinamaan ang kanyang puso. Bukod sa gwapo at matangkad, ay sigurado rin kasi siya na madami din itong pera. Bago pa makalapit si Rika sa lalaki ay nagulat siya nang bigla na lamang sumulpot si Tristan sa kanyang tabi. O ano? Masungit na bati ni Rika sa security guard. Napakaganda mo naman ngayong gabi. Hindi ko alam na may igaganda ka pa. Nakangiting sabi ni Tristan saka iniabot ang isang piraso ng rosas. Tigilan mo nga ako. Hindi ako papaligaw sa'yo, Tristan. Unang-una sa lahat, may ipon ka ba para buhayin ako? O kahit pakainin man lang sa labas? Wala, di ba? Kasi isa ka lamang hamak na security guard. Kaya lubayan mo ko. Malakas na sigaw ni Rika sa kawawang binata. Alam niyang narinig din yon ng iba pang kasama nila na malapit sa kanila. Pero wala siyang pakialam dun. Binalabag niya ang rosas na binigay nito. Pagkatapos dumiretso na siya sa kanyang target na si Brian. Naiwan na lamang na kayuko si Tristan habang pinupulot sa sahig ang rosas na binalabag ni Rika. Ilang oras ang lumipas at halos hindi na mapaghiwalay si Rika at ang bagong manager na si Brian. Hindi mo naman masisi ang lalaki dahil sino nga ba naman ang tatanggi sa bukod tanging ganda ni Rika. Matapos ang kainan at konting inuman, maya-maya pa ay nagsikanya-kanya na umuwi. Sir, gusto mo po bang uminom? Tara sa inyo. Gusto mo po ba? Nang aakit
na alok ni Rika kay Brian. O sige ba, halika na, tugon ng lalaki at sabay hawak sa bewang ng dalaga. Napangiti naman ng bahagya si Rika. Dahil sa wakas ay tila makakabengwi din siya ng mayamang lalaki. Nang makalabas na kanilang opisina, ay lilinga-linga si Rika na tila ba may hinahanap. Sir, saan po nakapark ang sasakyan ninyo? Tanong agad ni Rika sa binata. Ay naku, wala pa akong kotse. Hindi pa kasi na-approve yung car loan ko. Sagot ni Brian na halatang ikinadismaya ng dalaga. Napatigil ang dalawa na makarinig ng busina mula sa isang magarang sasakyan. Sir Brian, Rika, sabay na kayo sa akin. Magkakalapit lang naman ang bahay natin sa isa't isa. Alok ni Tristan na siya palang may-ari ng magarang sasakyan na palaging nakapark sa harap ng kanilang opisina. Sa labis na pagkapahiya ni Rika, ay pinilit niyan si Brian na sumakay na lamang ng taxi at hindi na sumabay kay Tristan. Nang makasakay na, ay agad na napakwento si Brian tungkol sa kanilang security guard. Bilib talaga ako dyan kay Tristan. Mas mapera pa kaysa sa akin na naturing ang manager. Masinop daw kasi sa pera kaya maagang nakapagpundar ng bahay. Kwento ni Brian na walang kaalam-alam na tinanggihan ni Rika ang kawawang security guard. Tahimik ang dalawa sa loob ng sasakyan nang mapadaan sila sa napakagandang bahay. Tignan mo yon Rika, o bilis! Wika ni Brian sabay turo sa magandang bahay. Bakit sir? Dito na po ba tayo bababa? Tanong ng dalaga na nagniningning ang mga mata. Hindi, bahay ni Tristan. Ang galing talaga, no? Di mo akalain isang security guard ang may-ari ng ganyang kagandang bahay at lupa. Dagdag pa ni Brian na labis ding panghihinayang ni Rika. Kinabukasan ay nakasimangot na pumasok si Rika sa trabaho. Gayunpaman ay nakangiti pa rin siyang binati ni Tristan bilang security guard sa kanilang opisina. Laking gulat ng lalaki na bigla na lamang naging malambing ang babae sa kanya. Tristan, ang aga mo talagang pumasok. Malapit lang pala ang bahay mo sa bahay ko. Baka minsan gusto mo magsabay na lang tayo. Alok ni Rika kay Tristan. Binigay nito ang pinakamatamis ng ngiti. Hindi pa man nakakasagot ang security guard nang biglang sumingit sa kanilang usapan si Brian. Sir Brian, good morning po. Bati ni Tristan. Napansin naman ng binata na lalong sumimangot si Rika. Tumango lang ito, tsaka nagsalita. Kamustang gabi mo, Tristan? Ako minalas eh. May nakasama kasi akong babae pa uwi at nang makita niyang simple lang ang bahay namin, alam mo ba kung anong ginawa? Nagdabog na parang bata, sabay walk out sa eksena. Grabe, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala. Kaya ikaw Tristan, mag-iingat ka ha? Nakangiting sabi ni Brian na halatang nagpaparinig kay Rika. Agad na pumasok ang lalaki sa opisina at naupo na sa kanyang istasyon. Kaya't naiwan muli ang dalaga at si Tristan. Ano, sabay ba tayo mamaya? Tanong pa din ni Rika sa kabila ng nangyari. Pasensya ka na Rika ha, pero binabawi ko na ang mga sinabi ko, pati ang intention kong manligaw sa'yo. Sa katunayan ay hindi ako interesado sa mga babae na pera lamang ang habol sa isang lalaki. Diretsyang sabi ni Tristan na siyang ikinagulat ni Rika. Kinabukasan ay nagulat ang lahat ng mabalitaang nag-resign na raw itong si Rika. Dahil sa labis ng kahiyan ay napilitang lumipat ng trabaho ang dalaga. Laking panghihinayang niya sa pag-ibig at ginhawang handog sana ni Tristan sa kanya. Kung hindi lamang sana niya minata at minaliit ang trabaho ng lalaki at hindi pinairal ang kanyang pagiging matapobre. Baka sakaling masaya na siya sa piling ng binata at maginhawa pa ang kanyang buhay. Pinapaalala sa atin na ang kwentong ito na huwag magmaliit ng kapwa dahil lamang sa trabaho nito.
At higit sa lahat, huwag ding gawing batayan ang pera para sa paghahanap ng taong pwedeng mahalin. Dahil ang pag-ibig, wala yan sa estado ng buhay, kundi sa kung kaya mo bang pakisamahan o mahalin ang isang tao, mayaman man siya o mahirap.